Ladies and gentlemen, the session of this honorable body is about to commence. Everybody will please rise. Hello. As a temporary presiding officer and acting vice mayor, I call this 10th regular session to order. Madam Secretary, please call the roll. The members of the Sangguniang Panlungsod, the Honorable Angeles, Toledo, Gosos II, Ronquillo, Manalo, Lina III, Silva, Rocafort, Umali, Makala, Loho, Recto, Makala, and the temporary presiding officer, the Honorable Michael Gerard T. Morada. Do we have a quorum? We have a quorum. May I ask the Honorable ABC Boy Recto to lead us in the singing of the national anthem and prayer. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Iyon ang aming kakanin sa araw-araw. Tuwarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng sama, amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, amen. Ilagay po natin ang ating kaliwang angkanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sumabay sa pag-awit ng pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, Diyos ang sinangalan, alam ng puso sa titig mo'y buhay. Lupang hinirang, kuyat ka ng mahiting, sa mandulungin, di ka pasisigil. Sa nanatagtugon sa simoy at sa langit kong pagkaw, ay hinatagtuglang awit sa pagkaya. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga bisita, mga kasamahan sa Sanggunian. Bago ho ang lahat, nais ko pong magpasalamat sa aking munting panahon na nagsilbing acting vice mayor at temporary presiding officer. Maraming salamat sa inyong kooperasyon at sana po okay naman ang ginampanan ko pong pansamantalang tungkulin. Maraming salamat. Privilege, Honorable VENICE Manalo. Good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, may I request for the suspension of the rules? Dahil meron lamang po tayong dalawang bisita dito na humihingi po ng tulong sa Sangguniang Panlungsod. Sige po. Motion. Okay, the request. Rule suspended. Ayan, una po nating bisita, meron po tayong isang grupo dito ng mga kabataang mananayaw. Ang kanila pong dance group name ay The Prospect at sila po ay sasali o lalaban sa World of Dance Manila this coming March 12, 2023, nagaganapin po sa UP Theater. UP de la Man, Quezon City. Maaari ko po bang tawagin si Miss Chia Melo and
Prince Magnaye para bigyan po tayo ng konting insights or idea kung ano po ba itong sasalihan nilang dance competition. Sige po. Ito po ay 22 members na pure Lipeño. Kaya sana itulungan po natin. Si Chia pala ito eh. Kamusta? So hello po, good morning po, especially to all the councilor po na nandito. Bali po, I am one of the member po ng The Prospect na magko-compete po sa World of Dance Philippines Manila sa March 12. So, to give some background po sa aming aming grupo, bali po ay kami po ay ang nag-iisang grupo po na magre-represent po ng Lipa sa World of Dance Philippines. And question lang, Chia, ito ba ay initiative nyo as individuals or sa school, representing the school kayo? As individuals po. Since so, group category po ang sasalihan po namin. So ang inyong grupo ay nabuo bilang magkakaibigan, hindi dahil sa school, hindi kayo representing the school, pero nabuo kayo representing yes, Lipa. Okay. Maraming salamat. Thank you po. At and dagdag ko lang din po, bali po ay sa World of Dance Philippines po ay may kukuhanin pong top 3 para sa tatlong magagaling na mananayaw, na grupong mananayaw. And sana po ay mapasama po kami sa top 3 na yon, and diretso po siya sa US California po. And hoping po na makasama po kami and may represent po namin yung Lipa and also the Philippines po. Thank you po. Ayos, asahan yung aming tulong at we are proud of you. Sana malayo ang marating ng inyong grupo. Maraming salamat. Thank you po. Kuya Mikey, isa pa po. Thank you po, Miss Mela and Sir Prince. After na lang po na nga. Thank you po. Ang isa pa po nating bisita, Mr. Chair, ay isang grupo rin po o isang samahan na kung tawagin po ay simulang ibangon at bigyang oportunidad ang lahat, o kung tawagin po natin ay SIBOL. Pwede po ba nating matawag ang ating President, Tita Sally, para mabigyan po tayo ng konting background kung ano nga po ba ang purpose ng samahang ito at sino po ba ang mga nagiging beneficiary o tutulungan po ng inyo pong samahan. Maraming salamat po. Kasali rin dito si Konsehal Dr. Yes. Alan ng Barangay Tambo. Sige po, ma'am. Okay. Good morning po sa inyo lahat. Ako po ang BPA President ng Parole and Probation Office. It's under ng Department of Justice. At the same time, ako rin po ang President ng SIBOL. Ngayon po, sila po ang magpapaliwanag kung bakit po kami ngayon ay nandito sa harap ninyo. Salamat po. Thank you, Tita Sally. Isang mapagpalang umaga sa lahat po ng naririto, higit po sa Sangguniang Bayan. Kami pong mga SIBOL ay naririto upang ilapit ang magandang proyekto para sa ating mga subok-laya na kung saan sila po ang benepisyaro ng ating mga proyekto, na kung saan sila po ang makikinabang, na kung saan ay inilalapit po namin ito sa Sanggunian upang mabigyan po ninyo at matugunan ang aming para makatulong tayo sa mga subok-laya na aming ginagawa ng magandang proyekto, na magkakaroon po tayo ng Run for a Cause na gagawin po natin sa May 13, na kung saan po kami po ay magdi-distribute o magbebenta ng murang halagang ticket, na kung saan ay kumakatok po kami bilang BPA sa inyong lahat at higit sa inyo po, Konsehal, na kung saan ay alam ko po na kayo po ang number one na tutulong, aagapay at susuporta sa magandang proyekto. At para po ipaliwanag ang ticket, naririto naman po ang aming konsehal na isa rin pong BPA. Walang iba kundi si Konsehal Al. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Konsehal Doc Alan Sadsad ng Barangay Tambo. Binabati po ng magandang umaga ang magigiting at naggagandahang konsehal ng bayan. Gawin din po sa ating ABC President, Sir Recto. Good morning po sa ating SK Federation President, Sir Makala. Magandang umaga po at sa mga panauhin. Kami po ay kumakatok po sa inyong mga puso para po sa aming gaganaping fun run. Ito po, kami po ay volunteer po ng SIBOL under po kami ng DOJ or Parole and Probation Office. Ang aming pong inaalagaan pong subok-laya
ay kulang-kulang pong 900. Ito po ay aming kinikater. Sila po ay nagre-report. Kami po ay pumupunta sa kanilang mga bahay at tinitingnan po namin ang status ng kanilang pamumuhay. Kung sila po ba ay bumabalik pa sa kanilang mga bisyo. Ano po, ito po ay yung sa mga droga. Hindi lang po sa droga, kundi po sa lahat po ng aktibidades po na mali po sa batas. So, thank you po. Maraming salamat, Doc. Ang ating peace and order, Chairman at Abogado, at napakamalapit sa parole and probation, Attorney Gali Angeles. Baka meron kang gustong sabihin at ibigay pahagi na suporta sa bilang ating mga chairman kasamahan. Ng peace and order. Para po sa kaalaman ng lahat na ulit kanina, na ang kanilang grupo ay volunteer work. Thank you, Mr. Chair. Unang-una po ay binabati ko ang ating samahan dahil sa magandang programa na inyong gagawin. At ako po'y nananawagan na rin sa ating mga kasamahan at doon na rin po sa ating mga tagalipa na suportahan po natin yung ating mga programa na ganito, lalo-lalo na po ang mga benepisyaryo nito, yung mga dating mga nagkaroon ng problema sa ating lipunan. Ito po isa na rin pagpapahayag at pagpapahalaga dito sa ating mga kababayan na minsan ay naligaw ng landas. At isa na rin pagpapakita na sila ay these people also matters, no? And it is by this program that we show and let them know that that the public and yung ating lipunan ay meron pa rin concern sa kanila na magbalik loob sa ating batas. So ako po ay personal na sumusuporta po dyan at kung ano man po ang pwede may tulong opisina po ay 100% support po ako sa inyo. Maraming salamat po. Thank you, Consel Attorney Gali Angeles. Maraming salamat. Maraming salamat po sa SIBOL at sa inyo po ang aming suporta sa inyo pong adhikain. Maraming salamat. Okay, session na resumes. Oh. Hindi, resume naga. Ah, hindi pa. Mag-resume pa lang, pare. Okay, session resumes. Privilege, Honorable Merlo Silva, you are recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning ho sa ating makasama. kanina ho, ay nagkataon ho, nakausap namin ni Doc Lo ho, si Dr. Ariel Escano. Oh, at maganda ho ang dala niyang balita para sa atin ho, sa Lungsod na Lipa, lalo na ho pagdating ho sa larangan ho ng kalusugan. At sinabi ho ni Dr. Loho na meron na tayong resolution na inaprobahan ng Sangguniang, resolution authorizing the City Mayor to enter into a memorandum of agreement with the Department of Health. At ayon ho kay Dr. Liscano, ay may ibibigay yung pondo para sa Lungsod na Lipa sa pagtatayo ho ng tinatawag hong Super Health Center dito ho sa likod ho ng sa likod ho ng City Hall. Yan, doon sa parte yan. At ito ho ay malaking bagay dahil ho sa ito ay magiging malapit sa ating mga kababayan. At yun hong North District Center ay para hong dito na ho ililipat. At doon ho, Mr. Chair, sa tulong ho, galing ho sa DOH, ay meron pong 6.2 milyong mahigit para po sa construction ng nasabing health center at may 5 million din po para sa equipment. Ay samantalayin ho natin ang pagkakataong ito na magkaroon tayo dito ng tinatawag hong Super Health Center. Kaya ho, siguro may refer ito sa Committee on Public Works upang sa ganun ho ay mapag-aralan at magkaroon ho ng katuparan ito ng magandang adhikaing ito ng atin hong Dr. Liscano para po sa Lungsod na Lipa. Construction kasi. Okay, matter brought up is referred to the Committee on Public Works. Thank you, Mr. Chair. At isa pa po, alam mo, napag-alaman ko, Mr. Chair, na
yun yung ating CCTV, ay ang iba hindi na ho gumagana. At sa barangay, marami rin barangay, ang wala ang CCTV. Eh, kausap ko ang ibang kapitan, malaki yung bagay kung sa loob sa doon na Lipa, lahat ng barangay sa Lipa ay may CCTV. Ibig sabihin, no, palagay ko, ito yung isang magiging dahilan upang maiwasan ho ang mga krimen or mga paglagana po ng mga illegal na gawain sa lungsod na Lipa. Kaya siguro, Mr. Chair, ay ito yung ma-require natin na sana't mapag-aralan ho ng komitiba kung saan ho ito ay re-repair na magkaroon ho tayo sa buong lungsod na Lipa ng CCTV. Ito yung malaking bagay sa peace and order ng atin hong lungsod, Mr. Chair. So, I'm requesting the chair to refer it to the proper committee for an immediate action. Matter brought up is referred to the Committee on Peace and Order and Appropriations. Lead committee will be Peace and Order. Honorable Gali Angeles, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Ang aking po privilege speech ay tungkol po naman ulit sa mga trapiko na naranasan natin sa lungsod ng Lipa. Meron po kasi ngayong pagpupulong na ginagawa ang ating LGU mula ang LGU at ang Batangas State University. Ang Batangas State University po ay may kakayahang pag-aralan yun pong mga sanhi ng mga lumalalang trapiko dito sa lungsod ng Lipa. At ngayon po ay nag-request po ang ating City Mayor kung po pwede po sana ay bigyan siya ng authority na o kapangyarihan para makipagkontrata sa ating Batangas State University para sa isang pag-aaral ng trapiko. Ito po ay ang involvement po nito ay ang pinaka main issue that we have to look into is that yung pong gobyerno natin ay magbabayad po ng halagang 497,170 pesos para po sa gagawing pag-aaral ng Batangas State University. At yun naman pong perang yon ay kukunin po sa trust fund ng SIPOS. At ito naman po ay nakapaloob na rin sa isang special ordinance number 221-2020. Pansamantala po, pwede pong pakirepair ito sa tamang committee. Thank you po. Honorable Merlo Silva. Tatanong ko lang ho, yung gawang mga taga-BSU, estudyante yan? Siya mag-aaral? Hindi lang po estudyante ito, pero ang buong Batangas State University, whether they will involve students o kaya o yung mga professor o kanilang mga professional na tauhan, yun po ang kakontrata natin. Hindi po nilagay dito kung sino po ang magkoconduct, pero yung BSU po ang may responsibilidad sa pag-aaral. Yun yung 497,170 pesos. Yun ho ay ibibigay ng city government para sa kanila sa isang pag-aaral. Hanggang saan ho yung pag-aaral? Pag-aaral lang, technical or bakit? Magkukolekta po sila ng mga data. Halimbawa po, sa isang lugar, ilan po ang sumasakay, ilan ang bumababa. Parang survey, gano'n lang. Hindi po. Mangukolekta po sila ng data kung ilan ang pasahero, sumasakay at bumababa, ilan din po ang volume ng trapiko, pag-aaralan din nila yung ano ang mga nagiging causes ng mga traffic natin, and they will make suggestion. Yung pong pondo na ibibigay ng gobyerno natin sa kanila ay para pong ito ay syempre gagamitin para po sa pag-aaral nito. Hindi naman po ito talaga itong bayad nila professional, pero ito po ay operating expense nila na gagamitin apo sa pag-aaral. Ibigay, kaya ako nagtatanong, bakit hindi nila tayo mag-hire ng isang magaling na siya mag-aral? Lalo tungkol sa trapiko sa lungsod na Lipa, yung talagang eksperto. Kung talagang gusto natin na talagang ma-resolba ang traffic sa Lipa. At isa rin yung palaala, natatandaan ko ho, kami ho yung nagbigay sa Mayor Robin Umali during the time, way back 1994 yata ho, ng isang authority
ng mayor ay to enter into a contract to a model design. There was somebody na sinabi na yung UP Planades ay mas magaling at mas mababa ang hinihingi. During that time, 3 million ang hinihingi ni UP Planades, pero yung kontrata under the model design, it's about 7 million. Bumoto kami. After that, kami ho yung na-ombudsman. Nasa Degan. Sa tunay ho, kaya na ho, inuulit ko ho kay, sa Kuya King yung karanasan namin. At lagi ho nun, two-way ho Lunis, lagi nakalagay. May mention ko na, yun ang tunay no. Boy Negro at ang pitong duwende. Ako ay kasama sa pitong duwende ngayon. Kami ho ni Kusyan Nilo. At doon sa pitong duwende, tatatlo na ho kami natira. Ako lang ho, si Barnilo at saka si SK Charmo. SK Regina Machas. Kami lang tatlo, matibay-tibay. Iniisip ko ho, baka ho magkaroon ho ng part 2. Medyo, the second time around ka? Oo. Inirelay ko lang, sinasabi ko sa ngunyan to, baka ho, siguro may pag-aralan ho ng committee, but inisuggest ko lang, baka ho, ayoko ho maulit sa akin ho, yun ho eh, 5 taon ho namin binuno. Ang hirap ho pala doon. No. Kaya, yun yung suggestion ko at yung antanong, siguro yung mapag-aralan ho ng committee ba. Okay. Thank you. Just, thank you. May I last comment lang para masagot ko lang yun. Sa tingin ko naman ho ay, well, there is a possibility, pero that is highly improbable sa ngayon. Ano? Kasi ito pong ating LGU, siya po in-require ng ating DALG through a memorandum circular to conduct a traffic impact assessment and submit a public local public transportation route plan. Yung pong requirement na ito ng DALG sa atin through a memorandum circular, ang sabi po ay yun daw pong gagawin ng ating Batangas State University ay para daw po magkaroon ng comprehensive and high impact research in active partnership with the government to come up with a traffic impact assessment, yung pag-aaral nga, at sila po ay magka-craft o magagawa po ng local public transportation route plan for Lipa City. Ibig sabihin, hindi lang po nila pinag-aralan ang datos, pero base po doon sa kanilang assessment, magkakaroon din po sila ng proposal ng mga ruta, kasi calling iwa one-way or two-way para po sa lungsod ng Lipa. And this is in for compliance with the DALG Memorandum Circular kung saan po ay pumirma rin po ang ating LGU tungkol po doon. Mr. Chair, I would like to put in the record na yung tanong ko ay hindi ho sa aking minamaliit at hindi ko sa ikinukumpir ang mga tao behind that program. Sa Batangas State University. Baka ho paglabas din iba na ho yung ako'y upakan ng mga taga-BSU. Hindi ho. Ang akin yung pagtatong, para lang ho sa lalo hong kaliwanagan. Maraming salamat. Dito naman no, sa kontratang ito, sinasabi naman ni State ni Batangas State University, sila daw po ay may sapat na kakayahan na gawin itong impact traffic impact assessment nila. Pero anyway, in lang po, Mr. Chair. Mag-recess ng konti. I refer ko lang. Maraming salamat sa inyong mga inputs. Matter brought up by Attorney Gali Angeles will be referred to the Committee on Peace and Order and Traffic. Lead committee will be peace and order or traffic. Okay. Mag-recess. May I respectfully ask for the recess? I'm declaring a 1-minute recess. Rooms. Privilege. Honorable Spy Toledo. Traffic. Mr. Chair, good morning and to the August body. Last week po doon sa ating session ay napag-usapan po yung traffic, yung mga stoplight. Nito po kasing mga nagdaang araw, nagkaroon po ng induction ang JCI Lipa kung saan tayo po ay nakaikot kahit po gabi na para po ma-assist natin yung atin po mga bisita coming from Cebu, Davao,
Isabela at iba't ibang mga region dito po sa Pilipinas. At napansin po natin, Mr. Chair, na yun nga pong ating ibang traffic lights ay hindi po gumagana. At meron po, Mr. Chair, na doon sa may Levy Town, kung tama po yung pagkakatanda ko, ay hindi pa po siya ayos doon sa nangyaring aksidente noong mga nakaraang taon. Ang alam ko po, Mr. Chair, tayo po ay nagpasa na po ng resolution sa ating legal na i-follow up doon sa mismo naka-aksidente or nakasira ng ating traffic light, kung ano na po ang mangyayari doon sa ating traffic light. And napansin ko, Mr. Chair, kinokomment ko po ang atin pong TMD dahil kahit gabi na po, sila po ay nagta-traffic pa sa lahat po ng mga intersections natin. Ngunit meron nga pong mga ibang intersections na hindi po sila makita. So medyo prone po ang atin po mga TMD sa pagta-traffic dahil wala po silang gear na suot na magre-reflect sana po doon sa mga sasakyan para po makita sila na sila yung nagta-traffic kung go na ba or stop. And wala rin po silang, ano ba tawag doon, yung parang gloves na nagre-reflect din po para po makita kung go or stop. And kalimitan po, Mr. Chair, ay mabibilis po ang atin po mga sasakyan or yung mga truck na dumadaan, lalo na kapag nakita nila na konti na lang ang kanilang kasabay. So, nice ko lamang po, Mr. Chair, na maipa-add kung hindi pa po close ang committee hearing ng, sa traffic. Yun pong atin pong concern pagdating po doon. Para naman po, total, nabanggit naman kanina, meron naman trust fund ang CPOS. Baka naman pwede ding maidagdag nila sa kanilang budget na pwedeng bilhin yung mga ganitong mga protective gears habang hindi pa po gumagana yung iba nating mga traffic lights, Mr. Chair, at yung iba nating mga street lights. Yun lamang po, Mr. Chair, at maraming salamat po. The matters that were brought up by Honorable Spy Toledo is referred to the Committee on Traffic. Honorable Avior Rocafort. Lahat po ng yung kay Consihel Aris na bike lane, yun pong traffic light, ito pong kontrata, Friday po ang hearing naka-schedule na. Dinagdag ko na lang po yung bagong topic ngayon na yung pong kontrata natin sa BSU. Mr. Chair, with regards doon po sa mga stoplight, panahon po yan ng dating mayor na tinalo ni Mayor Eric. na mayor ko rin dati. Na naging dahilan kung ba't ako nakabalik dito sa Sangguniang. Anyway, Mr. Chair, gumastos po tayo ng 17 million sa traffic light. Tapos ay additional 21 million for the traffic light. So, yan po yung nagastos natin sa mga traffic light. Yung unang traffic light na inilagay natin dito po sa lungsod ng Lipa. Sa kasamaang palad, ay nung ito po ay ating inaprubahan, ang pondo dito, hindi po tayo ang may hawak ng traffic noong panahong iyon. Pero ang na imbestigahan po natin dahil nga po sa laki ng binayaran natin na iba-iba po yung mga kontraktor na gumawa nito pong phase 1, phase 2 at phase 3 na traffic light dito po sa Lipa. At sa iba't ibang kontraktor, ang naging problema po natin diyan ay yung pong systems nila. Hindi po mai-connect ng isang kontraktor yung system niya doon sa pangalawang kontraktor at yung pangalawang at hindi rin po makonect sa pangatlong kontraktor. Kaya po, lahat po ng mga naunang stoplight, Mr. Chair, ay wala po tayong control. Meaning, pag nasira, hahanapin pa natin yung gumawa at siya po ang mag-maintain ito. Hindi po katulad ng mga bagong stoplight na inilagay natin. So ito po yung problema natin dun sa mga lumang stoplight. Kaya po, doon sa mga luma na hindi na gumagana, ay yun po ang naging problema natin. Hindi natin mapagana. Kasi, hinahanap po natin yung contractor na kinuhana natin dahil sila lang may hawak ng system. Hindi po properly na turnover sa sudad ng Lipa. Yung mga nasirang stoplight, ongoing po ang kaso. Kaya po kakaunti na ang stoplight natin na gumastos tayo ng higit kumulang na 50 million
doon po sa mga stoplight na inilagay natin. Tapos ito pong mga stoplight na kasalukuyang nakatayo na pinondohan ng DPWH, so malalaman po natin lahat yan pag community hearing natin lahat sa Friday, Mr. Chair. So to give you an information, yun po yung status ng lahat ng stoplight natin na meron sa Lipa. At siguro maganda na rin ma-discuss po sa committee hearing doon sa ipinasok ni Consehal Gali kung kasama yung stoplight sa mga pag-aaralan nung BSU sa proposal nila. Dahil ito po ay kasama doon sa proposal ng MMDA na ginawa nila, tsaka po nung iba pang mga agencies na isinubmit sa atin. So, ako po'y gulong-gulo na kung alin ang susundin natin. Baka mamaya ang chairman na rin ng traffic ang masira ang ulo dahil hindi ko na ho alam kung alin ang susundin natin sa kanila, Mr. Chair. Thank you for the information, Honorable Avior Rocafort. Consehal Merlo Silva. In addition to that, sa tingin ko, it's about time na revisahin natin yung kontrata na pinasok ng gobyerno sa mga kontraktor ho yan. Dahil kasi, Mr. Chair, totoo, katulad dito sa CM Recto, since from the very beginning, yung stoplight doon, dilaw, 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 dilaw. Hanggang ngayon, dilaw, 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 dilaw. Ang sama hong tingnan. Ang sama ho. Tapos, ilan pa ho yung nakakuwang traffic light. Siguro, tingnan ho natin. Tapos, kung talagang hindi na natin mahabol, ay siguro it's about time, tanggalin na yan. Maglaan tayo ng pondo. Tayo ay kumontrata uli sa mas magaling na kontraktor para sa traffic light. At lagyan natin ng traffic light ang mga dapat lagyan. Ibig sabihin, no, malaki yung bagay ang traffic light. Una, tingnyo, pag matraffic, ang sabi natin, siguro may TMD. Pag walang TMD, kaya pala matraffic, walang TMD. At nagiging dahilan para mabwisit ang isang motorista. Ngayon kung may traffic light, hindi ho nagkakaroon ng ganong kaisipan dahil alang sisihin nilang kuryente, alang sisihin nilang power. Kaya siguro, Mr. Chair, yun ang aking suggestion. Tingnan ang kontrata, idemanda, kung tayo ay may pagkakataong idemanda para managot. At kung wala na tayong paghahabulan, pag-aralan na lahat na nang pwedeng lagyan ng traffic light ay ating lagyan at maglaan tayo ng pondo para sa bagay na yan. Mr. Chair. Okay, maraming salamat, Honorable Merlo Silva. Any other privilege? Attorney, sige, Consehal Mike Lina, you're recognized. Good morning, Mr. Chair, gayon din sa ating mga kasama. Kahapon po ay tayo po ay nagkaroon ng pag-uusap sa pamunuan po ng SM. Ito po ay tungkol dun po sa libreng sine. Sapagkat tayo nga po ay kinukulit na ni Consehal Ares, ano po. Sapagkat sa kasalukuyan po, ang ating sinehan, ang SM Cinema ay 20% lang po ang binibigay yung discount para sa ating mga senior citizens at ating mga PWD. Tayo po nga ay may ordinansa na kung saan ay dapat ay maglaan ng isang araw sa isang linggo na libre para po sa ating mga senior citizens at mga PWD. At kahapon nga po sa aming pag-uusap ay meron po silang bagong scheme na ipinipresent sa akin kahapon na sa palagay ko po ay kakailanganin na may committee hearing ulit sapagkat parang sa scheme ay parang may magkakaroon na ng share ang gobyerno para dun sa bawat pagpasok ng ating mga senior citizen o para ma-avail yung libreng sine. Kaya sana ay ma-refer sa tamang sa komitiba ng senior kasama po ang PWD. Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Senior Citizens, PWDs, and Appropriations. Thank you, Mr. Chair. Lead committee will be Appropriations. Mr. Chair. Mr. Chair. Oh, pala lead committee. Dito makakalusot. Mr. Chair, ako ho ay nagulat lang sa privilege speech ni Consehal Mike Lina at sinabi na ang SM ay may bagong scheme. Ang scheme na ito ay naglalayo na share ang city government at ang SM.
where in fact, we have an ordinance, Mr. Chair, authored by then Concejal Dominador Mauhay, who chairs the Committee on Senior Citizen nung siya po ay buhay, na magbigay ng libreng sine every Wednesday, ang alam ko, Mr. Chair. Ako'y Monday and Tuesday, ako'y bagitong konsehal nung yun ay ginawa. Ngayon, Mr. Chair, why do we need a scheme na ang siyudad ng Lipa ay magkaroon ng share, considering that we have an ordinance, that this ordinance needs to be implemented by all cinema management in the city of Lipa. So yun lang ho ang tanong ko. Anyway, this was referred to the committees by the chairman, and as chair of the Committee on Appropriation, ay doon ko na lang po itatanong. For the information of the body lang po, I do not I will reserve my position on this matter. Kaya lang we have an existing ordinance, Mr. Chair. Mr. Chair, with regards sa sinasabi ni Consul Abior, kasi po kahapon nga, ipinaliwanag sa akin na lahat ng SM malls buong Pilipinas, nationwide, ay yun na ang ginagawa nila. So sabi ko, kahapon nga, ay kailangan may committee hearing at may paliwanag. At alam ko namang pero anyway, ang gusto ko lang ay mabigyan din ng pagkakataon na mapakinggan natin. Kasi ang sinasabi sa akin kahapon, parang ang setup natin ay may discount tayo binibigay sa amusement tax for every PW din, senior citizen na ina-accommodate nila, ay may discount. Ano, na sinasabi nila ay babayad nila ang sila ng buo na amusement tax at yun nga, yung maglalaan na laan ng pondo. Kaya sabi ko, ay kaya hinihiling ko sa ating Mr. Chair na mag-committee hearing para mapag-usapan. Ano? Sir Chair, may tanong lang. Go ahead. Yung sinasabi ni Par Mike na inaalis sa amusement tax, ang aking tingin yata sa ordinansa yata ho natin, if I'm not mistaken, ay wala ho yata na nababawasin yung certain percentage sa amusement tax para doon sa pag-a-avail ng pribilehiyo ng senior citizen. Bakit mangyayari yung ganun? How it comes up na gayon? Kaya siguro, tingnan natin yung ordinansa. Yes, may question si Consul Junjun. Para lang po sa kalaman ni Consul Junjun, para masagot po. Ang kasalukuyan pong ordinansa natin, ang penalty para sa pag-violate niyang ordinansang iyan 300. Ay 300, 400, at 500 sa pang-tatlong offense. At according naman sa legal, nung mag-committee hearing kami, ito ang ating pinakasagad na penalty is 5,000. Kaya sa privilege din ni Consul Merlo na pinaamendahan na para maitaas itong ating mga penalties para sa mga violation ng ordinansang. Hindi. Tinatanong ko, bakit nag-come up doon tayo sa sinasabi na sa senior citizen ay may kasunduan, or hindi ko alam, sinabi mo na ay binabawas sa amusement tax. Under our ordinance, ha? Kung hindi ako nagkakamali, wala ho yata. Tingnan natin siguro. Mr. Chair, may request to a 1-minute recess para ma-check natin lang yung ordinansa para doon sa kasagutan na sinasabi ni Paring Mike. Pwede po ba pwede sa committee hearing na natin ito ituloy? Ayun, sa committee hearing. Kaya nga sabi ko, inire-request ko. Para rin, makita natin kung tama ba according yan sa SM. Ng SM. Sa pamuna ng SM. Dahil sinasabi nila na ibinabawas daw sa amusement tax. Yung
ating may discount. Certain siguro baka kaya may discount ay yung early payer sila, yung maaga nilang pagbabayad. Yan naman na Council Merlo. Baka hindi yung tungkol doon sa pribilehiyo or sa ordinansa para sa senior citizen. Yun po ay Council Merlo, yun po ang pagkakapaliwanag. Yan po ang pinresenta sa atin kahapon ng pamuna ng SM. Kung kaya naman, sabi ko nga, kaya ako'y narito ngayon, kaya hinihiling ko na may committee hearing itong bagay na ito, nang sagot na ay ma-address ang lahat ng kailangang tanong, mga katanungan. Sige, checkin nila natin I'm declaring a one-minute recess. Okay, session na resumes. Attorney Gali Angeles, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Meron lang po akong dalawang privilege speech na additional. Ito po ay tungkol sa request ng ating PNP ni Police Lieutenant Colonel Ariel Azurin na kung pwede daw po tayo magpasa na isang ordinansya na nagbabawal ng pagbebenta ng mga alcoholic beverages sa mga minor de edad. Ito po ay tungkol na rin dun po sa kanilang mga datos na nakalap na ang ilan po sa mga causes ng mga disturbance at kriminalidad dito sa Lipa ay dahil na rin po sa ating mga kabataan na nagiinom. So, okay. Yun lang po ang request ni Chief of Police Azurin na magkaroon daw po tayo ng ordinansa na ganito. Okay. Revisit na lang siguro. To revisit if the penalties are still applicable. Okay, to revisit. If, sa mga minors po. Matter brought up is referred to Committee on Peace and Order. And Social Services. Mr. Chair. Go ahead. Social. Lead committee will be a committee on social services. Mr. Chair, we have an existing ordinance. Mamaya nga ho, may resolution akong papa-aprobahan. The resolution giving last warning to bar owners and restaurants regarding the entry of minors in the establishments. And the prohibition of serving liquors to minors. Last warning po yun. And second resolution is resolution requesting the PNP, particularly the Child Women's Protection Desk, CSWD, and the city permits to monitor all establishments with regards to the implementation of our ordinance prohibiting minors from drinking within their premises. Yun po ay ipapasok ko mamaya sa, hindi lang po umabot sa committee report, Mr. Chair, ipapasok ko po sa other matters mamaya. Okay, maraming salamat. Okay, meron pa pong isa na, sige po. Dito po ay tungkol sa ating local juvenile intervention. Nagkaroon po tayo ng batas na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, RA 9344 as amended by Republic Act number 10630. Sana po ay magkaroon tayo ng isang ordinansa na nagkakaroon ng local juvenile intervention and diversion programs na para po sponsored naman po ito ng ating lokal na pamahalaan. Ito pong Juvenile Justice and Welfare Act is a national law. In support of this law, I'm proposing to study in formulating an ordinance pertaining to the local juvenile intervention programs in the city of Lipa. So I respectfully move that it be referred to the appropriate committee, Mr. Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Peace and Order. Thank you, Mr. Chair. Doon lang po sa ano natin, kanina sa ano, sa although na-refer naman po ito sa social services, aside from the yung pagbebenta ng alak, this is also part of the localized anti-criminality action plan of the PNP. This is just one of the aspects being discussed by the said lakap. So
Meron pong local action plan, ang PNP, yun po ay didiscuss din doon. This is just one of the aspect, yung pong prohibition of selling of beverage, alcoholic beverages. Just comment? To be ano lang, para manood. I referred it to both Peace and Order and Social Services so that you can help each other. I think so. Kasi it involves Peace and Order also because ang actually ang main po talaga dito is the localized anti-criminality action. Nagawa po ng mga programa ang ating kapulisan kung paano po mababawasan ang kriminalidad. Isa lang pong aspeto itong mga lasing na minor de edad. Okay. Mr. Chair, ito pong pinag-uusapan natin, kaya po pina-refer ko sa Committee on Social Services. Meron din po tayong ka-approve lang po natin, the Children's Code of the City of Lipa, Children's Code of 2023. The Children's Code is a compilation of all the ordinances of all the local ordinance in the city pertaining to the protection of children. Part of the provision of the Children's Code is the prohibition of minors to, number one, drink liquors, to buy liquors, prohibition of establishment to sell liquors to minors, cigarettes to minors, and so on and so forth. Ito po yung nakapaloob sa ating Children's Code na inaprubahan. Lahat po ng mga programa pagdating sa mga kabataan at minor de edad ay nakapaloob na sa Children's Code. Inimbitahan ko na nga po dito ang PNP through their representative from the Children's Protection and Women's Protection Desk. Number two, yun pong sinasabi ni Konsehal Gali regarding the juvenile law was also part of the Children's Code, Mr. Chair. There is a provision in the Children's Code. Kaingigan ng aking nasa likod na. Meron ng provision sa Children's Code regarding the intervention of the CSWD with regards to the minors, Mr. Chair. That is why we have the Bahay Pag-asa where we put children in conflict with the law, and number one, a temporary house for abandoned children or children ano in conflict with law. Meron pa po. Children, bukod pa doon ay children at risk, Mr. Chair. So, Bahay Pag-asa is a temporary house for children in conflict with the law, children at risk, at saka po yung abandoned children, Mr. Chair. So ito pong lahat ng ito ay pinagsama-sama na natin. Dahil ito po yung hindi lang requirements ng PNP. Ito po yung requirements ng DSWD and part of the devolution program na ibinabasa atin ng national government. So bukod po sa PNP, kailangan din po natin, doon po, kaya po binabalansin natin, Mr. Chair, ay hindi po pwedeng sa mata lang ng kapulisan, kundi dapat sa mata rin po ng DSWD na nangangalaga sa mga bata na ito ang atin pong pagbibigay ng proteksyon at pagkalinga sa kanila, Sir Chair. So, meron na po tayo, nandoon na po lahat yon sa Children's Code of 2023. Kung mapoprovidean po natin ang kopya, ang lahat ng membro ng Sangguniang Panglungsod, kung ito po ay napirmahan na ng ating mayor, para po lahat tayo ay may guidance tungkol po dito. Sa akin pong palagay, Mr. Chair, ay hindi na po natin kailangan pang magawa ng mga iba't ibang ordinansa kasi ipinaloob na po natin ito. Inisa na po natin sa Children's Code dahil ito po ay isa sa mga requirements ng DILG. Kaya po at para po magkaroon tayo ng award. Okay, maraming salamat. May tanong lang ko before. Sige po. Ano, kasama na ba ito kung siya labior yung prohibition of minor to bumili? Yes, opo. If it is already included, then baka hindi na natin. But anyway, at any rate, Mr. Chair, considering that the ordinance has not yet been enacted, no? So for the meantime, habang pinapras yung ordinance, I respectfully move that the two privileges speeches of mine
The one is the the alcoholic beverages and the juvenile intervention be consolidated and referred to the social services for the committee's consideration. And if the committee says that there's no need for to enact ordinance, separate ordinances because of these two issues, it's okay with me, Mr. Chair. I-refer na lang po sa kanya at siya naman po yung tama po siya. Meron pong comprehensive na pag-aaral na sa kabutihan ng ating mga kabataan. Yun lang po. And Mr. Chair, the ordinance is already signed by the mayor according to our secretary. Pirmado na. So we will provide a copy of the ordinance to the Philippine National Police, the Children's and Women's Protection Desk of the PNP, our social services, and all the agencies concerned with regards to the implementation of ordinances regarding minors. So bibigyan po natin sila, and hopefully we will request the CSWD and the City Legal Office to conduct a seminar and to devise an implementing rules and regulations para po dun sa guidance and proper implementations ng atin pong Children's Code of 2023. Ito po ay historic ordinance na ginawa ng city because this is a compilation of all the laws that we have pertaining to the protection of the children, Mr. Chair. Ito po ay historic ordinance na inaprubahan ng sangguniang ito. Okay, maraming salamat, Consel Avior. Bago po ang the motion of Consel Attorney Gali Angeles to yung second privilege niya na ma-refer din sa Committee ng Social Services and Social Services be the lead committee approved. Yes, SK. Thank you, Mr. Chair. Siguro po ay dapat nating if ever pong i-revisit nga natin yung ordinance, ay sana po ay pag-aralan kung dapat po ba rin na i-penalize natin yung especially yung mga sari-sari store and convenience store na sila naman po ang nagbebenta ng liquors dito po sa mga bata. And sa mga malls naman po and yung mga big grocery stores, automatic naman po na hindi pinagbebentahan yung mga youth natin, especially yung mga minor. And syempre po, lalo sa mga especially subdivisions and yung mga purok-purok, meron po dyang mga magkakakilala and kaya po nabebentahan yung ating mga minors. Yun lamang po, Mr. Chair. Thank you. Okay. Mr. Chair, doon po sa Children's Code, bawat prohibition tungkol sa mga bata ay meron na pong penalty. At yun pong sinabi ni SK Paulo, representing the youth sector, ay meron na po tayong mga penalty with regards to establishments. Kaya nga po mamaya, I will pass a resolution giving final warning to establishments. Because one of the establishments, I do not want to mention the name kasi humingi naman ho ng paumanhin. Kahit pilitin niyo ako, I will invoke my right to remain silent. na may bata na napasok sa kanilang establishment kasi ito ho'y nahuli ng police. Now, at nakablatter. Kaya wala ho silang takas na at wala silang lusot na ito ay hindi minor de edad. Now, Mr. Chair, ito ho ang Mr. Chair, kaya ho ako tumayo rito kasi ako'y natutuwa at tumayo ang ating SK President. Alam ho ninyo, Mr. Chair, sa kaalaman ng lahat, ang atin pong mga SK sa kasalukuyan ay nagpapa-approve ng kanilang SK annual budget. Okay. At sa kasalukuyan sila po ay natatagalan sa pagpapa-approve nito sapagkat hinahamon ko ho ang ating mga SK sa akin ng last term. At sa natitirang term ng ating mga SK chairman bago ho mag-eleksyon, ang hamon ko ho sa kanila. Sa natitirang panahon ninyo bilang SK chairman, huwag niyo na ho itong sayangin. Dahil hindi ho sa lahat ng pagkakataon kayo ay mabibigyan ng pagkakataon maging SK officials.
dahil ito ho ay may limitasyon sa edad. Ang hamon ko ho sa kanila, Mr. Chair, ay gawin na nila yung lahat ng kaya nilang gawin para makatulong at makapaggawa ng mga programang kapakipakinabang sa mga kabataang kanilang nirerepresenta. Ito hong kanilang sinasabi tungkol sa alak na pagbebenta sa mga minor. Ito ho, dapat ang kasama natin dito sa programang ito ay ang ating SK. Dahil sila ho ang pangunahing programa nila ay tungkol sa mga kabataan na makapaggawa ng mga programa at may iwas sa mga bisyo tulad nito. Kaya ho sana maging silang isang mabuting ehemplo sa mga kabataang nirerepresenta nila. Kung alam nilang minor de edad ang bata, kamag-anak, kapatid, kaibigan, huwag nilang isama sa bar. Huwag nilang bigyan ng inumin. Hindi yung sila ang nangunguna na magkonsinte sapagkat ito'y kaibigan nila. Hoy, kaingay ho ni Konsehal Merlo. So, Mr. Chair, ibabalik ko na ho sa aking SK Chairman, President Paolo Macala ang kanyang tanong kanina. So, this is a challenge I pose to the leadership of SK for the remaining of their terms. And also, my privilege speech regarding the position of the Sangguniang Kabataan with regards to the revival of the mandatory ROTC in the that is being tackled today by the House of Representatives and the Senate as part of the priority legislative agenda of this administration's of the president's priority program, Mr. Chair, considering the debt of one of the students dito po sa Santo Adamson. Adamson. So sana bago matapos ang term nila ay makapag-discuss tayo dito ng posisyon ng Sangguniang Kabataan at posisyon ng LIPA maipadala kay Congressman Ralph Recto para ito ho ang maging posisyon ng siyudad ng LIPA pagdating sa mandatory ROTC na tinatalakay sa Kongreso. Okay, maraming salamat. Privilege. One more. Sir, another. When it comes to national issue, Mr. Chair, tayo sa Lungsod ng LIPA bilang isang religious city at mahalaga sa atin lagi ang pamilya. Mahalaga ang kinabukasan ng pamilya, mahalaga ang kasalukuyang katayuan ng pamilya at mahal ng mga taga-LIPA ang kanyang pamilya. At sinasabi kong issue ay yun yung divorce law na tinatakil po sa Kongreso at Senado. Siguro, Mr. Chair, tayo bilang mamamayan ng Lungsod ng LIPA, siguro dapat din marinig ng Kongreso, marinig ng Senado kung ano ang ating stand pagdating sa diborsyo. Sa ganun, Mr. Chair, ang sanggunian ito, tayo ang magiging tinig ng mamamayan ng Lungsod ng LIPA na iparating natin sa national legislature kung ano ang tunay na stand ng mga kababayan natin sa Lungsod ng LIPA. Siguro, it's about time, itakil natin, tingnan natin, ano ba nga ang tunay na tinig ng mamamayan ng Lungsod ng LIPA pagdating sa diborsyo. Siguro, pag tinanong natin si Gonzal Aris, ay siguro, hindi ko lang stand na. Siguro, tingnan natin, anong stand ng maraming mamamayan ng Lungsod ng LIPA at siguro, kung anong stand na yon, yun ang ating isatining sa Kongreso, Mr. Chair. Upa sa ganoon, tayo ay maging parte ng isang batas ng Pilipinas at narinig ang boses ng taga-LIPA, Mr. Chair. Comment? Ipersa tamang mo na. Divorce. Ito, hindi pwede sa divorce. Hindi divorce na ako kasama ko. May reverse sa tamang kumitiba, Mr. Chair. Upa sa ganun, magpatawag tayo. Ano ka mga sektor ang pwede natin patawag? Una, asimba lahat ng sekta ng religion.
Padalwa? Ha? Culture. Tingnan natin kung anong gusto talaga ng mamamayan ng lungsod ni Lipa pagdating sa divorce. Committee of Public. Okay, matter brought up is referred to Committee on Culture and Arts. And Women and Family, lead committee will be Women and Family. Mr. Chair, in addition lang po doon sa naging sentimiento po ni Consel Avior tungkol po sa Sangguniang Kabataan, naalala ko lang po, Mr. Chair, dahil nung mga nakaraang araw po, may mga nakakausap po tayong mga VAUSI officers po natin or mga VAUSI po sa bawat barangay at ang atin pong PNP Women's. Medyo alarming lang po, Mr. Chair. Total, nasabi naman ni Consel Avior na china-challenge niya ang Sangguniang Kabataan. Hindi ko po alam kung baka pwedeng off the record na lang dahil gusto ko lang po susugan yung sinabi po ni Consel Avior na i-challenge yung mga Sangguniang Kabataan since ito po ay mga minor ang mga kadalasan na nagrereklamo. Kung ano po ang pwedeng mga programs, projects, or trainings na gawin para yung mga kabataan ay hindi po napupunta sa ganoong sitwasyon or nagagabayan po natin sa ganoong sitwasyon. Lalo na po kapag meron po kasi tayong ibang kabataan na para bagang, sorry sa term, pero parang nauuhaw sa atensyon ng kung sino man ang pwedeng makapagbigay ng atensyon. At hindi ko po alam kung ano ang mga history ng mga bawat kabataan pong ito. So, napaka-sensitive lamang po ng issue, Mr. Chair, pero sana po ay isa din sa matutukan ng ating mga Sangguniang Kabataan, ng ating hong chairperson ng Women's and Family, ng ating hong mga social services, ng ating VAUSI, ang ganito pong nangyayari sa ating pong paligid, Mr. Chair. Dahil sabi nga ni Consel Avior noon, isa sa pinakamahirap na solusyonan ay ang mga ganitong problema, lalo na pagdating sa mga early pregnancies natin. Lalo na kapag hindi naman talaga ginusto at sila ay naging biktima lamang din ng ganoong mga pangyayari or sitwasyon. So yun lamang po, Mr. Chair. At sana po ay hindi po maipalabas doon sa ating ano, dahil medyo sensitive po yung issue po na yun, Mr. Chair. Pero okay lang po na minutes, pero wag na lang po ilabas sa video. Motion mo to strike. Okay. Motion for the strikeout na lang po ng aking kwento, Mr. Chair. Pero yung issue po ay i-brought up na lamang po sa committee, Mr. Chair. Thank you po. Thank you. Consejala SPYE Toledo. Any second sa motion ni Consejala SPYE Toledo? Seconded. Motion is approved. Sir Chair. Yes, Honorable Paolo Makala. Ayun po, we feel sorry sa mga ganun pong klase ng mga insidente. Pero kami naman po, alam din ni Consel Avior na for the past 3-4 years kami po ay we are not financially dependent. Yun nga lang po nila na naayos yan. And yung mga programs and projects naman po for thankfully, after 4.5 years, ay ngayon lang din po namin na ayos. At yung mga programs na dapat tutukan ay ngayon lang din po namin nagawa ng appropriations. And siguro po, with all due respect naman po kay sa ating mga doon po sa nagkwento, kay Consejala SPYE, we feel sorry pero dapat din mas yung ganong klase po ay napag-usapan na lang privately. Ano? And we'll see to it na may mga programs po, yung especially yung mga sa barangay level. Kahit po maliit lang, hindi naman po usapan dito ay kung malaki or maliit ang pondo, as long as meron. And yun po ang aming titingnan for the rest of our term ngayon pong taon. And sana po ay magawan din namin ng paraan at makahingi ng tulong sa iba pang sectors at magkaroon ng partnerships with the SK, VAUSI, and Women's.
Ito naman po ay not primarily sa sanggunian kabataan alone, pero yung challenge po na sinasabi nila ay in our own ways, alam naman po namin sa aming mga sarili na kami po ay mayroong ginagawa. Yun lamang po, Mr. Chair, and thank you. Okay, thank you. Yes, Honorable Merlo Silva. Mr. Chair, ako'y nabagabag ho sa kwento ng ating kagalagana, SPYE Toledo. Gusto ko nga itanong, ito baga kayo na-alarma ang DSWD kung saan nyo siya ang concern. At tingnan din natin, bakit marami ang nangyayaring ganito? Bakit may mga bata na nagiging biktima ng ganyan yung mga sitwasyon? Siguro, it's about time atin hong tingnan ano maitulong natin sa DSWD. Palakasin ho natin ang DSWD. Palakasin natin ang kampanya natin o kampanya ng DSWD laban ho sa pang-aabuso sa kawalang kamalay ng ating mga kabataan sa lungsod na Lipa. Kaya siguro, Mr. Chair, pagtawagan ho ang atensyon ng DSWD at tingnan natin ano maitulong na kasangguniang ito para palakasin ho natin ang kampanya nila laban sa mga ganunong bagay. Sir John. Maraming salamat sa napaka-significant na comment mo, Honorable Merlo Silva. Bago ang lahat, nais ko lang ho batiin, meron ho tayong mga bisitang kapitan ng Barangay Tipakan, si Kapitan Peping Torres at Barangay Mataas sa Lupa, Kapitan Eddie Cabrera. Magandang umaga po. Consel Avior? Mr. Chair, privilege, pero bago pa ako mag-privilege, hindi pa po natin na-aprobahan yung children's comprehensive plan. Approved na po yung children's code of 2023, pero hindi pa po approved yung children's comprehensive plan. So ito pong children's comprehensive plan, dito po nakapaloob ang lahat ng programa at plano ng siyudad ng Lipa pagdating sa mga kabataan at menor de edad. So, imbitahan po namin sa hearing ng Children's Comprehensive Plan of 2023. Ito na po yung kabuuan ng plano natin, ha? For the rest 10 years. Ang sangguniang kabataan. Para po dito para maging bahagi sila. At kaisa, and the programs be in line with the programs of the city when it comes to the protection and care of the children. So, Mr. Chair, I would like to deliver my privilege na. Go ahead. Mr. Chair, sa Barangay Tambo po, ay merong napansin tayo na nakatayo na isang peryahan. Ito po ay nasa highway ng Barangay Tambo. Hindi po kalakasan ang peryahang ito, pagpaumanhin ho ninyo, at hindi ho siya, siguro ay hindi pa siya kumikita. Dahil ho, lugi pa sa pinuhunan niya. Kaya lang, Mr. Chair, sa pagtatayo po natin ng Children's Code of 2023, pinagbabawal po ang mga bata sa mga sugalan na meron po tayo sa lungsod ng Lipa. Subalit ito pong peryahan na ito, with all due respect sa kanya, nakakahiya ho dahil hindi ho ganong kalakasan, ay yun ho yung kinover namin na mukha, ay mga bata ho yan. Nakikipagsabayan sa, yun ho, batang-bata ho, nakikipagsabayan sa pagtaya, sa color game, sa mga matatanda. So siguro ho, pag laki ng batang yan, hustler na yan. Dahil kasabayan yung mga matatanda eh. So, Mr. Chair, kung hindi ho ito may iwasan, ipagbabawal ko na ang peryahan sa lungsod ng Lipa. I will pass an ordinance prohibiting the establishment of peryahan in the city of Lipa. Kung hindi ho natin maiiwasan na ang mga bata ay wag paglaruin sa mga color games o mga sugalan tulad nito. So, Mr. Chair, I move that this matter be referred to the Committee on Social Services with respect to violation of our ordinance regarding the Children's Code of 2023.
Matter brought up is referred to the Committee on Social Services. Any more privilege? Kung wala na po, I'm declaring a 1-minute recess. Session resumes. Reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles. Mr. Chair, I respectfully move to dispense with the reading of the minutes of the session of the February 22, 2023 and for the approval of the same. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none, motion is approved. Mr. Chair, I respectfully move to defer with the reading as well as the approval of the minutes of the March 1, 2023 regular session for the reason that the same is not yet available. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none, motion is approved. Thank you, Mr. Chair. Proposed ordinances and resolutions for second reading. Honorable Junjun Gosos. Mr. Chair, I would like to request that we dispense the reading of Committee Report on Housing 2023-014 from A to H, and the same be approved for second reading. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? Motion is approved. Mr. Chair, verbal committee report po, hindi lang po naisama sa committee report for today. Pero nag-conduct na po ng committee hearing noong March 6. Reclassification request from agricultural to residential use of Ms. Meliza and Deniola with an area of 500 square meters located at Barangay Latag. Reclassification request from agricultural to industrial use of Celia Lorzano Miranda with an area of 2,000 square meters located at Barangay Pinagtungulan. Request of Celia Lorzano Miranda for the issuance of special use permit for the proposed garment warehouse to be located at Barangay Pinagtungulan. Reclassification request from agricultural to residential use of Vince Alvin Monte Alto with an area of 112 square meters located at Barangay Bugtong. And reclassification request from agricultural to commercial use of Mrs. Elsa Peña with an area of 250 square meters located at Barangay Tibig. And the same be approved for second reading, Mr. Chair. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? Motion is approved. Thank you, Mr. Chair. And last one, Mr. Chair. May I request that we dispense the reading of Committee Report on Barangay Affairs 2023-002 and the same be approved for second reading. Any second? Seconded? Discussion? Objection? Hearing none? Motion is approved. Thank you, Mr. Chair. Business for the day, Madam Secretary. Business for the day, letter request for an authority to enter into a memorandum of agreement. Refer to the Committee on Agriculture. Letter request for a passage of an ordinance providing for the Lipa City Comprehensive Social Housing Code. Refer to the Committee on Land Use. Letter request for an authority to enter into a memorandum of agreement. Refer to the Committee on Health. Committee on Health, item number 3, refer to the Committee on Health and Appropriations. Lead committee will be the Committee on Appropriations. Number 4, letter request for an authority to enter into a memorandum of agreement. Refer to the Committee on Health. Letter request for an authority to issue special use permit. Refer to the Committee on Land Use. Reclassification request of Risa Cabrera. Land Use. Reclassification request of Fernando Marasigan. Land Use. Reclassification request of Gerardo Vicente Morada. Land Use. Reclassification request of Gerardo Villapando. Land Use. Reclassification request of Gerardo Vicente Morada. Land Use. Okay. Reclassification request of Elena Malabanan. Land Use. Reclassification request of Margaret Alvaran. Land Use. Reclassification request of Ms. Arlene Claire De Castro. Land Use. Reclassification request of Donato Monfero.
Land use. Reclassification request of Ms. Mirna Lalusis. Land use. Reclassification request of Ms. Sherlyn Ivitan. Land use. Reclassification request of Eric Baroja and Cheryl Baroja. Land use. Reclassification request of Minerva de Guzman. Land use. Reclassification request of Roslyn Katibog. Land use. Annual budget of Barangay Sa East, Lipa City. Refer to the Committee on Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Santo Turubio. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay 11. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Inusloban. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Tipakan. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay San Jose. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Antipolo del Sur. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Anilaw. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Pusil. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Pag-ulinging Bata. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Pinagkawitan. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay Bulbok. Appropriations. Annual budget of Sangguniang Kabataan of Barangay 9A. Appropriations. Letter request for a passage of an ordinance. Refer to the Committee on Human Rights. Letter endorsing Barangay Ordinance 01-2023 of Barangay Santo Niño. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Letter on endorsing Barangay Ordinance 02-2023 of Barangay Santo Niño. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Resolutions and ordinances for third and final reading. Until Junjun Gosos. Mr. Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Housing 2023-014 from A to H. And this also include po ang oral committee report. Any second? Second the motion. Seconded. Discussion, objection, hearing none, motion is approved. And lastly, Mr. Chair, I would like to request that we approve for third and final reading Committee Report on Barangay Affairs 2023-002. Any second? Seconded by Honorable ABC Recto, Honorable Avior Rocafort, King Umali. Okay na. Motion is approved for third and final reading. Other matters, Mr. Chair? Other matters? Other matters. Mr. Chair, can I request that you relinquish your chair? I would like to other matters. I would like to relinquish my chair, and based on our internal rules, the second in rank will be taking over for the purpose of inhibiting myself to the items that will be approved. Session resume. Good. Proceed. Good morning, Mr. Chair. Mukhang bagay ka dyan, ha? Motion for urgency, Mr. Chair, with regards to the business for the day, item number 8, 10, and 17. I second the motion for second. Move and seconded, approve as urgent. Mr. Chair, I would like to request that we dispense, I would like to request that we approve for third and final reading and exempted from the three reading principle, item number 8, 10, and 17. Ano? Sabi mo? Again, Mr. Chair, I would like to request that we approve for third and final reading and exempt from the three reading principle item number 8, 10, and 17. Enjoy the motion. Okay. Move, seconded. Move and seconded. Approve for third and final reading. Thank you, Mr. Chair. Okay. Thank you very much. I'm relinquishing my...
And ano na lang tayo? I'm relinquishing my position now and I'm calling for a recess. Thank you, Attorney Gali Angeles. Session resumes. Honorable Avior Rocafort. Mr. Chair, with the concurrence and with the concurrence of the chairman of the Committee on Good Government, I hope he concur because this is a joint referral to the Committee on APRO and Committee on Good Government. I move that we consider as urgent the abolition, creation, transfer of several positions within the Department of the City Community Affairs Office plus the appropriation for such creation be considered as urgent with the concurrence of the chairman of the Committee on Good Government, the Attorney Gali Angeles. I move that this be considered as urgent. Any second? Seconded? Discussion, objection, hearing none. Motion for urgency is hereby approved. Mr. Chair, with the concurrence of the approval of this committee report of the chairman of the Committee on Good Government, I move that we create an ordinance of abolition, creation, transfer, and the source of funding for the creation of the positions as made mentioned in this request by the Community Affairs Office be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Second. Any second? Second. Seconded by Honorable Gosos, Lina, Makala, Umali, and Silva. Discussion, objection, hearing none. Motion is approved on third and final reading. Mr. Chair, with the majority of by authority of the majority of the members of the Sangguniang Panlungsod, I move that we consider as urgent the matters referred to my committee regarding the prohibition of minors in the entry, selling and serving of liquors. I move that we consider this matter as urgent. There's a motion for urgency. Any second? Seconded. Discussion, objection, hearing none. Motion is approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution of last warning to restaurants, bars, convenience stores, and other similar establishments prohibiting them from entry of minors, selling and serving of liquors to minors as provided for in our ordinance. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Any second? Seconded by Honorable Lina, Umali, Loho, ABC Boy Recto, Silva. Discussion, objection, hearing none, motion is approved on third and final reading. Second, Mr. Chair, I move that we pass a resolution requesting the Philippine National Police through the Children's, Women's and Protection Desk, the CSWD and the City Permits Office to implement our ordinance prohibiting the entry of minors, the selling and serving of liquors to minors by restaurants, bars, convenience stores, and other similar establishments in the City of Lipa as provided for in our ordinance. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Any second? Seconded by Honorable Lina, Makala, Umali. Discussion? Objection? Hearing none, motion is approved on third and final reading. Hindi, pwede na sa direkta sa agency. Requesting lang naman. Okay. Mr. Chair, with the permission of the majority of the members of the Sangguniang Panglungsod, I move that we consider as urgent the following annual budget of the SK, Barangay 6, 4, Tambo, Siko, Bugtong na Pulo, Bulbok, Barangay 9A, Pinagkawitan, Pusil, Inisluban, Tipakan, 11, Anilao, Pag-ulingin Bata, Santo Toribio, San Jose, Antipolo del Sur, 6, 1, Santo Niño, Antipolo Norte, 9,
San Celestino, Siete, and Barangay Gis be considered as urgent. Motion for urgency. Seconded. Discussion, objection. Hearing none, motion for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution approving the annual SK budget of the following barangays. 6, 4, Tambo, Siko, Bugtong na Pulo, Bulbok, 9A, Pinagkawitan, Pusil, Insluban, Tipakan, 11, Anilaw, Pag-ulingin Bata, Santo Toribio, San Jose, Antipolo del Sur, 6, 1, Santo Niño, Antipolo del Norte, 9, San Celestino, 7, and Barangay Gis. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Ronquillo, Angeles, Gosos, Lina, Makala, Loho, Manalo, and is seconded by Honorable Toledo, Umali, ABC Boy Recto. Discussion, objection, hearing none. Motion is approved on third and final reading. Mr. Chair, I move with the permission of the majority of the members of the Sangguniang Panlungsod, please consider as urgent the annual budget of Barangay 6 and 4. Any second for urgency? Seconded. Discussion, objection, hearing none, motion for urgency is hereby approved. Mr. Chair, I move that we pass a resolution approving the annual budget of Barangay 6 amounting 2,851,940 and Barangay 4 amounting to 2,955,024 pesos. The same be considered as approved for third and final reading and exempt from the three reading principle. Jointly moved by Honorable Gosos, Ronquillo, Lina, Makala, Loho, ABC Boy Recto, seconded by Concejal Spy Toledo, Vinice Manalo, and Concejal King Umali. Discussion, objection, hearing none, motion is approved on third and final reading. Any more other matters? Kung wala na po, there's a motion for adjournment. Any second? Seconded, session is adjourned.